Hi guys, this is Benji Palaron Jr., yung trusted last real estate broker ninyo. So, ang topic natin for today for our real estate tips ay ano ba ang pagkakaiba ng inner unit at corner unit? Ano ba ang mga advantage nito at ano yung differentiate ng dalawang to? So, i-discuss ko to sa inyo. So guys, before I discuss this information, please subscribe to my channel and press the bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking mga video or real estate tips, business tip, and vlogs in the future. So, tara na, alamin natin tong mga details na to. So, dito na naman tayo sa isang project. I'm working with a house tour and napakasaya ko ngayon dahil kasi nga nakalabas na rin in a certain time dahil nga pandemic last time, medyo nag-aalangan ano yung talabasan. So we're in a project, one of our project here in Bulacan, at napaka malapit na siyang ma-turnover at napaka developed na yung area dati, hindi to develop. So, ano yung pagkakaiba ng inner unit at saka yung corner unit? Okay. So, ang inner unit is like this. Kung nakikita nyo sa likod ko, corner unit is nasa corner ng lote. Kung nakikita nyo, may corner siya para free space kayo for your parking or your garden, di ba? Yan ang corner unit na house. So, nandito tayo sa row house. Napakita ko lang yan. Kaso may iba-iba tayong type of houses like townhouses. Meron tayong single detached o single firewall. Meron tayong ganon. So, type of houses yun. At yung inner unit na sinasabi ko, lakad tayo dito, papakita ko sa inyo. Yung inner unit, yung which is nasa gitna ng bahay. Yan. Yan, inner unit yan. Meron siyang kasama dyan. Yan yung inner unit na tinatawag. Yan. So, ano ang pagkakaiba ng dalawang to? Siyempre, una is yung lot area. So, yung laki ng lupa. So, depende, ano yung laki ng lupa na yung sinasabi ko? Ano yung lot? Yung sinasabi kong lot area na ito, ito yung sukat ng lupa mo na binili mo. Siyempre, kung bibili ka ng bahay sa isang developer, kailangan mong mamili ng lote sa tinatawag na subdivision plot. So, gusto mo yung corner unit, syempre, mas malaki yung lote at yung standard na size naman, which is middle unit, which is mas maliit konti doon sa corner unit. So, anong mangyayari? Syempre, presyo. Price. Ang price, importante yan. Depende yan sa computation ng developer o sa improvement ng property. So, sa corner unit, iba yung presyo. Mas mataas konti dun sa inner unit. Kaya nga, mas malaki yung lupa mo dun sa inner unit. Ayan yung pagkakaiba. Siyempre, and number 3 is your convenience. Kasi ano yung preference mo? What is your preference on your house? Kung gusto mong mas malaki yung lote mo at may garden ka, or meron kang, wala kang garden, meron ka lang inner unit ka lang kasi nga wala kang masyadong budget sa mas malaking lupa. Yun lang po ang pagkakaiba ng inner unit or corner unit. So, I hope may natutunan kayo dito sa video nito. And nakikita ko sa aking YouTube na konti ang nagpe-press ng bell button. Sana mag-press kayo ng bell button para magkaroon ng updates kayo sa aking real estate tips, mga vlogs, and house tours, para mag-grow naman ang aking channel. And maraming salamat sa nanonood ng video ito. So, please subscribe and press the bell button. So, see you to the next channel, guys! Oh, yeah, sorry. See you to the next video. So, bye for now! Thank you so much for watching. See you again on my next video.